So cool, musta na nga ka, Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel. Nice, so ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol naman ito sa Pogo, ano, at kay ex-Mayor Alice Go. At yun. So ang video ito ay mula kay The New Sports. Meron itong pamagat na kakapasok lang. Grabe to. PBBM biglaan matapos Alice Go. Nilantad mga big boss ng Pogo. Rocky Binira. Diyos ko, day. So, bago natin simulan, The News Bird, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung type nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin. Nice. So, mga ka-Noisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ng ito, kakapasok lang, grabe ito, PBBM, biglaan matapos Alice Guo, nilantad mga big boss ng Pogo, Rocky Binira. So, ito na naman tayo sa walang katapusang si Rocky, ano, na hindi daw siya pugante, pero hindi nagpapakita, ewan ko ba. Attorney pa man din. But anyways, The News Board, Noisy, like, comment, share, subscribe. Start! Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos isiksik sa Pasig City Jail itong si Alice Go, kasama ang iba pang inmates, abay lalo namang pinag-igting ng PNP ang manhunt operation dito kay Harry Roque. Buwelta partida, hindi pugante naman ng isang political analyst tungkol sa pahayag ni Roque na hindi daw siya pugante at wala siyang connection sa Pogo. Talagang walang sense of circumspection eh. Hindi niya nakita kung paano yung kanyang mga sariling mga kadaldalan ang bumabaon sa kanya, ang naglulubog sa kanyang mga bunoy. No, hindi niya maisip eh. No, lahat ito ay tungkol sa mga tumutugi sa kanya, nagpe-persecute sa kanya, nakalimutan. Kaya nga tinawag siya ng mga kababayan natin na roketa. Kaya naiwanan niya yung kanyang mga bank account doon sa kwarto ni Mr. Supranational sa Pogo Hub sa Porac. No? Nakalimutan na niya na siya yung humarap para sa kay Cassandra Ong sa PAGCOR. Sabi nga ni Congressman Luistro, yung kanyang mga ginawa, yung kanyang pag-follow up sa PAGCOR, yung kanyang pagtawag, yung kanyang pagdala kay Cassandra Ong sa PAGCOR, yun ay ini-implicate na siya sa Pogo. So nakalimutan niya. Diba? Hindi talaga gawa-gawa yan, men. Kasi from pag-courtship na mismo, nandun talaga siya. Meron talaga silang kinalaman. Hindi lang siya gawa-gawa, no? Tapos yung mga assets nila, yung yaman nila, questionable pa kung saan ang galing. Tapos ngayon, tatanggi-tanggi na. Ba't nagtatago yan? Diba? Bakit ayaw humarap dun? O anong nangyayari dun kay Kibuloy? Diba dati ayaw humarap? Kasi alam niya din na malakas-lakas yung ebidensya. Ganyan sila eh. Kapag malakas yung ebidensya laban sa kanila, hindi sila magpapakita, min. Matalino din. Matalino sa kalokohan. Tungkol naman sa paghahamon ni Roque, nakasuhan siya kung talagang konektado ba siya sa Pogo. Abay heto ang matinding sagot ng PAOK. Ang panating kaso, laban doon sa Lucky South 99, kina Catherine Cassandra Leong, 52 lahat po sila, di ba? At kapag napatibay yung ebidensya laban kay Ginoong Roque, siya yung isang ipapalit doon sa Jando. Pero yun ay kapag sapat lang yung ebidensya. Huwag natin ipilit kapag hindi sapat yung ebidensya kasi baka ma-infirm yung apektuhan yung iba pang mga sinampahan natin. Circumstantial evidence. Para na silang mga sira sa mga pinapakita na. Tingnan nyo lang yung video ha, iulit lang natin. Para na silang ano, parang nahawa kay Pastor Kimuloy. Huwag natin ipilit kapag hindi sapat yung ebidensya kasi baka ma-infirm yung apektuhan, yung iba pang mga sinampahan natin. Circumstantial evidence, malakas na yun. Kaya lang, ayaw namin ng circumstantial. Gusto namin solid para, alam mo na, hindi tayo masabi na mumulitika. Kaya kami pa yung humihingi ng dispensa sa publiko. Huwag nyo naman po sana kaming i-bash kung medyo we're taking our time. We're not taking our sweet time. We simply want to maayos po yung ating kaso. Dahil sa itinaas na ng Department of Justice, yung ban of evidence when it comes to filing cases, kaya we're taking, natatagalan kami. Pero mind you, dami silang ano eh, dami silang explain eh. Kung wala yung ebidensya, ilabas yung ebidensya. Tapos kung meron namang ebidensya, wala, scripted yung ebidensya. Anak ng teteng. Bawal talaga sa kanila yung ano eh, yung sila yung madidiin eh. Once isinampak po namin yung kaso at pumasak yung sa DC-20 standard, I'm telling you, we've got a good chance of conviction. At narito pa ang mas malalim na koneksyon ng mga balahurang traidor tungkol sa Pogo. So mauuna para si ano min? Si Harry Roque. Nako. Malas. I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po who's really at the back of everything po.
Yung isa pa namin gustong malaman, sino sa mga government personnel o officials ang tumulong sa pagtakas. Hindi namin yan ilalabas. Hanggang sa committee lang yan. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi kami mga traitor. We will have an executive session probably before we wrap. Hindi daw sila traitor. Yun sabi ni Sen Bato. Agree ba kayo doon? Comment down below. No? Ito pong hearing na ito, kasi sabi nga kanina, bugbog na kayo, pagod ka na. No? Hindi nga 12 hours sa Kongreso, dito ilang oras. Siyempre, siguro naawaan sarili mo, pero siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng Pogo. Tama. Ikaw ba ay mastermind o willing ka ba magsabi kung talaga meron na sa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa pa akong victim. 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 Victim mo mukha mo. Para sa akin lang, ang siguro yung paniniwala ko dyan is hindi talaga mastermind si Alice Go. Pero hindi din siya victim. Diba? Ang swerte niya naman kung victim siya. Wala talaga. Malaki talaga yung parte niya dyan. Siguro galamay lang siya. Diba? Mayor na galamay. Ibang klase. Tapos victim. So, ikaw ay biktima? Horror. O kaya pon, no? Ikaw ay ginagamit ng isang criminal syndicate, international group o crime syndicate. Your Honor, hindi naman po siya ginamit. If ever po, kung meron man po ako na itulong, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung meron man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga allegations po, wala po akong kinalaman. Kasi Madam Chair, no? Possibly din na malinis ka. Diba? Kasi iba yung pinapatrabaho mo eh. Pero considered ka pa rin as ikaw yung nagmamanipulate sa mga taong gumagawa dyan sa Pogo, like for example, yung mga torturing. Diba? Kahit sabihin natin na walang dugo yung kamay mo, still, kasali ka pa rin. Mas malaki pa rin yung pananagutan mo over dun sa mga gumagalaw mismo dyan sa Pogo. Kasi ikaw yung nagpapasok eh. Ikaw yung parang oops. Siguro sabi ko lang kay Madam Alice, no, tanong ko lang kung kayo po tingin niyo sa ganitong operasyon, kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Hindi po ako guilty po. So hindi kayo most guilty, meron pang mas guilty, kumbaga may mastermind pa talaga. Hindi guilty. Your Honor, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Kaya ako natanong kasi, baka sa executive session, sana po sa uli, ay may pagkakataon pa kayong sabihin kung sino man yung talagang nasa likuran. Kasi nga, kung sabi mo ikaw ay biktima, maawa rin tayo sa mga naging biktima ng Pogo, di ba? So, sa executive session, hindi pwedeng ilabas yun, no, sa media, sa publiko. Alam, maintindihan namin kung ikaw ay natatakot, no, dahil international crime syndicate po ito, natatakot ka para sa buhay mo. Para din mabawasan siguro yung kasalanan mo kung sakasakali sa executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung most guilty na sinasabi mo? Grabe yung mga ganito ba na wala silang katakot-takot na gawin yung mga kahindik-hindik na bagay. Pero kapag ka sila na yung some kind babawian or sila na yung mamimriligro, mga takot din pala mga putiks. Diba? Yes po, Your Honor. Madam Chair, hindi so I wrap up. So I'm expecting that Ms. Alice Go will divulge the real masterminds of the operation of this international crime syndicate. And we will be responsible for her safety. So alam po naman natin, pero sana po masabi po niya sa totoo. So she said yes already. So we will just await for the executive session. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat, Senator JV. I think it's the first time narinig ko na sinabi ni Guo Huaping na meron na tayong natutumbok sa buong kwento ng sino ang pinakamatataas sa likod nitong mga Pogo sa Pilipinas. At yung isa pa namin gustong malaman, sino sa mga government personnel o officials ang tumulong sa pagtakas kahit for monetary considerations. So if ang tanong lang kung for example pangalanan ni Alice Go, kung kaya niyo bang pulihin 'yun. 'Di ba? Kasi for sure mga big time 'yan eh. 'Di ba? What if higher ups niyo pa 'yan? Or mataas pa sa inyo yung rango. Di niyo a-actionan. Ganon.
hindi ko sinasabing ano, hindi talaga. Pero what if ba? Diba? The proper time, gagawa ng motion si Senator JV for an executive session, posible sa huling, susunod at posibleng huling hearing. The chair will be very open to that. Pag-isipan nyo rin yan. Kuhuaping, maghingi ka ng payo sa iyong mga abogado para kung gagawin natin yung prosesong iyon, make the most use of it. Don't yes, waste the time, don't waste the opportunity, but yes, Madam Chair, thank you for Senator that. Jay. I will also... Hindi pa rin daw talaga siya guilty, pero kung maririnig nyo, yung pag-call sa kanya ni ano Senator Risa, guwaping na. Kasi si Senator Risa, ano na siya confirm na niya na yun talaga yung totoong pagkakakilala ni Alice Goh, which is Chinese nga siya, di ba? The proper time, make the motion for an executive session. And given the fact that Miss Alice Goh just now, ngayon lang niya sinabi na talagang sasabihin niya, naawa na rin kami sa inyo. Bugbugan na 13 hours, no? Nakapagod din emotionally. So sana para sa mga biktima, sa biktima ka, lalo sa mga naging biktima, sabihin mo na rin, no, sa executive session. And Madam Chair, in a way, it's also partly your call, no? Handa ka na ba ngayon or sa susunod na hearing pa? Pero ngayon na sana, Miss Alice, Guo Huaping, ako naniniwala ako sa timeliness ng mga bagay-bagay. If I may, yes, kung maaari po, Majority Leader, I just like to make a brief closing remark before we suspend. And then unless may violent objections, mag-move into executive session na po tayo. Tony Yang, alias Antonio Maestrado Lim. Lalo na rin yung Tony Yang, grabe din yan. Real name, Yang Jianqin, has made many stunning revelations. He admitted that he is a Chinese national who co-opted a Filipino identity to establish businesses here. He admitted that he was born in China, thus admitting that his Filipino birth certificate is fake. He admitted to having no... Anak ng teting. Tony Yang, fake birth certificate. Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Grabe. Kasi syempre, Tony Yang yan. So, mayaman yan. Hindi na natin ano, hindi na natin yan or hindi na tayo magugulat yan kung bakit nakalusot yan. Kasi mapera yan eh. Alam naman natin na yung mga nagtatrabaho din sa atin sa gobyerno, mga mukhang pera din. Do hindi ko nila lahat. Pero nakakalungkot lang isipin ba na kaya nating ipag-plead yung ganyan, di ba? Dahil lang sa pera. Anak ng... Boss. And being the boss of his businesses. Ang problema, at least one of those businesses involves a pogo connected to Bangban. Hala. With its own slew of illegal activities. Hindi lang negosyo, ang patago nilang tinatayo dito. Sindikato. And it's not only Filipino identities they have co-opted, unti-unting lumalabas sa hearings natin na pati mga opisyal at institusyon ng gobyerno ay unti-unti nilang napapasakamay. Siguro dahil dito, min, kabado na yung mga nagpa-process ng birth certificate. Ano? Kasi I think, need din talaga nilang managot eh. Kasi wala, nagpasilaw sila sa pera eh. Diba? So, hindi lang panagutan yan. Zhao Shaoqi, sorry if I did not pronounce it correctly, has admitted that he offered 1 million pesos to ensure special treatment for his wife and grandchild. Senator Joel Grabe. Had reported that Tony Yang had police escorts with him at the Laguindingan Airport. It appears... May police escort ng mokong tapos gagawa ng mga kabulastugan dito sa bansa natin. And pwede ba yun? Insulto yun sa atin na. That pogo influence has taken hold in the local governments of Bamban, Borac, Sual, and possibly Homalig. Malamang ay hindi pa pati buo Sual. Ang kwentong ito. At lumalabas na pati law enforcers ay posibleng na kompromiso. This creeping invasion must be halted. Grabe. Parang ano pala to, supporter ni ano, ni Kalugay at ni Alice Goh. Anggap kayong Pilipino at ginawa niyong pugad ng krimen ang bansa namin. Pero hindi niyo kami kilala. Hindi kami papayag po dito. Yun lang. I had hoped that this would be the last hearing, but there are revelations that warrant further investigations and individuals whose side needs to be heard. In the interest of fairness, General Acorda will be invited to the next hearing. Again, Ms. Sheila Guo, your contempt citation is lifted. I'm informed that the court sheriff is here to serve subpoenas to Cassandra Ong for human trafficking and Guo Huaping and Zhang Mir for money laundering. The OSAA is instructed to extend the necessary dapat sa mga ganitong tao, ibita. Assistance. This hearing
before I suspend, may we ask from the Honorable Chair, Majority Leader, if we're going to proceed with the executive session, because I've made likewise, as per your request, during the last hearing, I made available the adjacent office, which is just a few steps away, Madam Chair. Thank you very much, Majority Leader. So it is the pleasure now of the committee to have the executive session, or kasi matagal ka na nanghihingi na executive session, Ms. Alice. Tuloy na ba ngayon? Gusto ng komite. What say you? Your Honor, Madam Chair, I'm very thankful po for the opportunity po. However po, gusto ko po sana kasama po yung council ko po, yung league council ko po sana. Request ko lang po. So sa next... Siyempre, needed mo yun. Kasi mananagot ka sa ano eh. Mga big bosses mo kung ikaw-ikaw lang eh. Baka bigla kang mapiga. Diba? Tapos I think yung mga paganyan-ganyan ni Alice Go is ano eh. Needed niya ng ano. Meron siyang ano, pang time freeze pang tawag dyan. Or para makalusot siya ba? Possibly last hearing na lang Aba. Natin. Wala ba yung council nyo rito? Nasa Cebu po sila. Darating po sila sa Thursday po. Sino yung kinakausap mo sa likod mo? Ano si attorney ko? Hindi nyo ba council? Partners po. Apo. Sinong council? Council ba niya? Ni-request ko po si Attorney Stephen po at si Attorney Abisado po. Attorney Abisado and? Attorney Stephen David po. Attorney David. Madam Chair, Senator, let us inform the resource person that whatever is being will be taken up during the executive session, hindi namin yan ilalabas. Apo. Hanggang sa committee lang yan. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi kami mga traitor. Kung ano pag-usapan doon sa loob, sa amin lang yan for the consumption of this committee. Kaya huwag ka... Sana. Sana 100% talaga. Kasi yung mga snitch, nako, di mawawala yan. Diba? Yung China pa naman. Sobrang laki ng tenga pa naman ng China. Tapos yung China, willing din silang magpalabas ng malalaking pera para lang, ano, mag-leak yung mga sensitibong information na yan. Diba? So sana 100%. Mag-alala din, I'm worried kung bigyan pa natin ng next chance, Madam Chair, baka lalala yung sakit niya, magkakaroon ng medical reasons na hindi na magdating dito. So, masabuti ngayon na, nandito na tayo. Baka mamaya, busy na tayo sa budget deliberation, Madam Chair. Next week, wala na. So, let us use this opportunity. That's the Chair all, adds her advice to that of Senator De La Rosa, Buhuaping. Napapanahon na eh. Nandito na yung lugar, ni-reassure kayo muli ni Senator De La Rosa nung assurance ng komite tuwing gagawa kami ng anumang executive session. I really advise you to take advantage of this moment. At kung may bitin pa or may nagtsaga nga kami sa mabagal na translation with resource persons na sa tingin naman namin, nakakaintindi naman, you may ask an attorney. Nainis na San Tiberio. Oh, and your other counsels here present to consult with Attorney David kung may tanong ka during the executive session. But I really advise you to take advantage of this opportunity today. Madam Chair, Majority Leader. Kung masama ang pakiramdam niya, yung office ko katabi lang yung clinic eh. Pwede rin natin pa-assist sa'yo, Ms. Alice, yung mga doktora at doktor doon. Nako. So, yun lang naman mga ka-noisy. So, yun. Kayo, ano masasabi niyo doon? Comment down below. Tapos yan, syempre. Bago niyo iwan yung channel natin, huwag niyo rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. Noisy. So, kita niyo naman yun. Malinaw pa sa klaro yun, men. Yan na naman si, ano? Si Alice Go na naman. Wala talagang ano eh. Walang kapararakan eh. Tapos yung si Tony Yang naman, grabe din yung taong yun, di din yun basta-basta eh. Idadaan pa talaga sa mga ano translator. Tapos malaman-laman natin, nakakaintindi naman pala talaga ng Tagalog. Malay natin kung yung translator niya yung ano, di ba? Magbibigay sa kanya ng tipong ano yung mga isagot niya, yung mga safest na answers. Si Alice Good, hindi din talaga siya mapanata kung wala siyang counsel eh. Di ba? Ay nako, takot na talaga silang ano men, takot talaga silang ano, mabuko. Takot talaga silang mabuko, yun yung pinaka ano dyan, malinaw na argumento. Argumento ba? Basta takot silang mabuko. Si Harry Roque din, ayun, anong tawag natin kay Harry Roque? Nagpapa-special ba?
you know, parang spoiled brat ba na, or attitude. Parang sobrang attitude eh. Lakas ng tip na sa magsabi na hindi daw siya fugitive, pero kapag ka iniimbitahan naman siya, hindi niya naman sinusunod. Diba? Ano yun? So parang dito, maiisip mo siya ba na, diba, kapag ka-abogado ka, ikaw mismo or ikaw dapat yung pinaka nakakaunawa sa mga batas-batas. Alam mo mismo na kapag ka mga ganyan, kung iimbitahan ka lang naman. Diba? Di naman ibig sabihin nun kung iimbitahan ka is guilty ka na agad. Diba? Posibleng hindi niya alam yun eh. Tapos ngayon, bigla niyang i-break. Parang ano lang eh, parang mga kasama lang din nila sa kabila, di ba? May pa, no one is above the law daw. Pero kapag ka sila yung naiipit, sasabihin lang nila na hindi, magtatago muna kami kasi ano, feel namin na may hindi tama. Ganun naman talaga eh. Every akusado naman siguro, wala naman sigurong tiwala sa justice system, di ba? Pero bakit dati yung mga tao na ano, tinatawag nyo rin na pugante, tapos kapag kayo, hindi na pugante. Ano, valid na agad yung excuse nyo na wala. Meron kaming reasons kung bakit ayaw namin pumunta dyan. Pero hindi kami pugante. Anong reasons pinagsasasabi nyo? Kaya nga need na pumunta nyo doon para malinis yung pangalan nyo. Diba si Kibuloy dati? Anong nangyari kay Kibuloy? Tigas-tigasan siya. Na kesyo, natatakot daw siya. Of course, lahat ng mga makasalanan, matatakot talaga yung humarap doon sa ano, sa korte. Kasi, ano na lang yan eh. Dalawa na lang yung pwedeng paglagyan mo dyan eh. Either makukulong ka or makakalaya ka. So it means kung matatakot ka na pumunta doon, alam mo mismo sa sarili mo na sobrang lakas ng ebidensya laban sa'yo. Diba? Si Bantag nasa na. Si Kibuloy naging puga pa. Sino pa yon? Si Tevez ba yun? Diba? Tapos ngayon si Harry Roque naman. Baka next time si ano naman, si Tatay Diggs naman. Diba? Hindi pwede yung ganyan. Kapag gagawa kayo ng mga kalokohan, mga di kaaya-aya, ninyong harapin yan. Diba? Patunayan nyo na, tawag dyan, na no one is above the law talaga. Like, dapat pati mga sarili nyo, dalhin nyo dun. Diba? Total, kung walang ebidensya, hindi naman, ano eh, hindi naman mag-go through yan eh. Makakalusot naman kayo dyan. At si Harry Roque, abogado nga siya eh. Yun lang, medyo nakakatawa lang na yung mga palusot nila. Hindi na, ano, nakakatawa na yung mga palusot nila. Nakakainis pa, nakakadismaya din. Ay, nako. So, yun lang naman. Again, kayo, ano masasabi niyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yun sa comment section. So, again, that's it. Thank you so much for watching. The News Board, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. And also, please like, comment, share, subscribe. Have a nice out.